Anumang panahon, ang sakuna, kalamidad at aksidente ay posibleng dumating sa buhay ng tao nang hindi inaasahan. Ang baha, lindol, landslide, tsunami at buhawi ay mga kalamidad na nagiiwan ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian ng mga biktima. Upang maiwasan ang disgrasya sa panahon ng kalamidad, laging maging handa. Tiyaking may sapat na pagkain sa tahanan, malinis na tubig, damit, flashlight, power bank para sa cellphone at gasera sakaling mawala ng kuryente. Mahalaga rin ang pakikinig sa radyo at panonood ng telebisyon. Anumang impormasyon at babala ay maaaring maipaabot agad sa mga miyembro ng pamilya na wala pa sa tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio, your Earth-friendly radio. Iba't ibang kalamidad at trahedya ang dulot ng climate change. Kilos na kaibigan, bago pa mahuli ang lahat, iligtas at pangalagaan ang ating kalikasan. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, maka Diyos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. Sa buong Pilipinas, alas 6:34 na ng umaga. Narito na ang programang magsisilbing gabay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin. Mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Mark Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds. Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, paano ba yan? Sabado na naman ng umaga. At ngayon ay Disyembre 4 na taong 2021. Kay bilis po ng araw mga kababayan. At 21 días na lang at Pasko na sa Pilipinas. Yung itong mga panahon na malamig ang simoy ng hangin. At excited na excited yung ating mga kababayan sa pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Today po is a Saturday morning. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakatutok sa ating programa. Nakapapanood po tayo sa ating social media accounts, sa SMNA News at the DZA DZAR 1026 Sunshine Radio at napakikinggan sa ating himpilan DZAR 1026 Sunshine Radio buong Luzon ay sakop po ng ating programa. Kasama si Kuya Mark Tolentino dito sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kuya Mark, good morning. Hey, good morning MJ and to all our followers dito po sa SMNI sa Pinoy Legal Minds. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kamusta ka naman Kuya Mark at medyo ang buhay at karir mo ay napakaabala? Yes, sobrang busy tayo ngayon sa pag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. But of course, hindi naman natin pinabayaan yung health natin. Natutulog pa rin tayo, kumakain, nag-take ng vitamins para at least hindi tayo magkasakit. And of course, nagpabakuna po tayo. Ayos. So mahalagang mahalaga, Kuya Mark, sa inyo, lalo na panayikot po niyo buong Pilipinas, na magkaroon tayo ng vaccine. Yes, tama. Kasi we're exposed po tayo sa mga tao natin ngayon, mga kababayan po natin. Kahit sino yung makausap natin, of course, we need to protect ourselves. So, that's why nagpabakuna tayo. In fact, basta may tatlo na yung bakuna natin. So, may booster na po tayo. Ayos. So, Kuya Mark, akma-akma yung ating ating paksa. Lalo na sa paparting na halalan. At mahalaga itong pag-uusapan natin. Dahil pipili tayo ng mga bagong opisyal ng pamahalaan. At kakibat pipili rin tayo ng mga party-list organizations na sa tingin natin ay kakatawan sa ating mga sektor kung saan tayo nabibilang. Kaya Kuya Mark, ating paksa ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin ngayon, MJ, and sa lahat po ng mga followers ng Pinoy Legal Minds, yung tinatawag na party list law. Ano ba itong party list? Bakit may party list? Ano yung role ng isang party list congressman? Paano natin iboto or piliin yung isang party list organization? So bahagi ito, partner, Kuya Mark, ng ating voter education para sa ating mga kababayan, yes, na hindi mahirapan sa pagpili ngayong eleksyon.
Tama yan. Sa atin po mga kababayan, maaari po kayo mag-text sa ating text line 0927-540-2241. Meron din po tayong landline 801-9836 at 836-3875. Tawag lang po kayo at sasagutin niyan ang lahat ng inyong katanungan ni Kuya Mark Tolentino. At sa ating Zoom account, isang click lamang ho sa ating description sa Facebook live stream ay direktan nyo makakausap mamaya si Kuya Mark Tolentino. O siya, pasadahan na natin ating paksa ngayon umaga, Kuya Mark. Bakit nga po ba mayroong party list? Ano po ba itong party list law? Ang itong party list law, nagbibigay ito ng chance or opportunity ng mga underprivileged or yung marginalized sector na mapagbigyan ng representante doon po sa House of Representatives. Yun talaga yung original purpose ng party list law. But under the new jurisprudence ngayon about party list law, hindi kailangan ng isang marginalized. In fact, pwedeng sumama sa party list ang mga political parties. National political parties, regional political parties also can join the party list system o yung party list election as long as hindi nila lagyan ng legislative districts. For example, mag-nominate sila ng isang legislative district, hindi pwede yan. Basta mag-join sila sa isang party list system. It means, tatlong klase ang isang party list. Pwedeng national political party, pwedeng regional political party, and third, pwedeng yung tinatawag na sectoral representation or yung mga marginalized or underprivileged sector ng ating society. Teka, tumbukin natin yung ugat, Kuya Mark. Magsimula tayo sa basehan ng ating pamahalaan. 1987 Constitution. Ano po ba nakasaad sa 1987 Constitution hinggil dito sa party list? Ang nakasaad po sa ating 1987 Constitution, kailangan may 20% na party list congressman sa House of Representatives. Nag-start yata yun, 1988 or 1992, yung party list system. So, it means may chance kasi normally kasi ang batas kasi natin sa Pilipinas, nakalagay po doon na we have to give opportunities sa lahat po ng sector ng society to be part of the public service. Like for example, tatakbong congressman, tatakbong governor, vice governor, mayor, konsehal. Unfortunately, because of our political culture, napabayaan yung mga underprivileged or yung marginalized, yung mga labor sector, youth sector, worker sector, yung mga OFW, yung mga laborers, yung mga PWD, yung mga professionals, sometimes yung mga professional focus organizations na pabayaan. That's why bibigyan natin ng opportunity na may boses naman sila sa House of Representatives. Ito yung mga congressman na walang jurisdiction. Kasi walang jurisdiction, wala silang district. Yung iba kasi, congressman ng 1st District ng Manila, 2nd District ng Manila, 3rd District ng Quezon City, mga ganon. But you say House of Representative congressman ng party list, walang district yan. They will be elected at large. It means buong Pilipinas la i-elect. But of course, may mga limitation lang sa boto na kailangan nila para makakuha sila ng upuan sa House of Representatives. So meaning, Kuya Mark, dati mahigpit yung screening, paluntunan para makapagtayo ka ng party list kasi marginalized eh. Papatunayan mo talaga na may sektor kang irerepresenta sa panahon na tatayo ka doon sa Kongreso. That was before. But under the new jurisprudence ngayon, pwede na yung political parties mag-join sa party list. Pwede na yung regional political parties mag-join sa isang party list. Sige, dito tayo Kuya Mark sa pagpapatala ng isang party list group. Ano po ba yung proseso para sa kabatiran ng ating mga kababayan? Kasi alam mo naman, meron tayong tinatawag na Certificate of Nomination Acceptance, CONA. Meron tayong mga CUC na tinatawag sa paghahain ng kandidatura. But before that, po ba? Yes, Kuya Mark. Before that, MJ, hindi ka po na mag-submit ng CONA or Certificate of Nomination and Acceptance ng isang nominee. Kailangan mo munang ipa-registered ang isang political party or isang party list. So mag-file ka ng petition sa COMELEC. Petition for registration with manifestation to intent. With manifestation of intent to participate in an election. So it means, hindi basta-basta na may organization ka, you can already join a party list system. Kailangan yung organization mo ipa-registered mo muna sa party list, sa COMELEC.
But bago mo i-register diyan sa COMELEC, for example, if you are a political party, kailangan i-prove mo na you are a political party, registered political party. Kung hindi naman registered political party, sectoral organizations, pwede rin yan, but i-prove mo that you are a marginalized or underprivileged sector ng society. And second, may board resolution yan na pumapayag yung members ninyo, alam ng members ninyo, na mag-join kayo sa isang party system. Yun ang mga requirement. Then kailangan mo pang ipapublish yan sa Newspaper of General Circulation. May mga hearing pa yan doon sa COMELEC. May publication pa of the order ng COMELEC. So maraming proseso yan. It means ang COMELEC ang mag-decide kung ang isang organization can be registered in a party system. Oh, so talagang nasa kanila, Kuya Mark, yung jurisdiction. Kahit na kumpleto ka ng requirements at meron kang ang kinakatawa na sektor o political party, pero pagdating sa kanila, pag medyo hindi mo na-satisfy yung mga commissioner, eh talagang bagsak ka sa kanila lang pag-check. Based on my experience, MJ, very technical ang COMELEC. Very strict sila sa pag-registered na isang party list. Kasi kung very relaxed naman sila, ang dami mag-a-apply. Unfortunately, yung proseso kasi natin sa election, yung tinatawag na computerized. So it means nakaprint na doon yung mga pangalan ng isang party list. So kung lahat pagbibigyan, hindi kaya ng isang page na balota ang isang party list. Kasi for example, pinayagan yung 300 lahat ng party list, ilagay doon sa likod, hindi kakasya yon. That's why very strict ang COMELEC with respect to the registration ng isang party list. So, kailangan, kung may konting kulang lang, denied agad yan. May konting technical issue, denied agad yan. Yun ang ginagawa ng COMELEC para at least yung ma-approve, yun ang perfect talaga in the registration and complied all the requirements of the law na wala talagang konting kulang para at least ang ma-approve, konti lang talaga i-approve ng COMELEC para at least hindi mapuno yung balota. Kuya Mark, after na registered ka na, for example, yung party list mo, anong susunod na proseso? Of course, pag na-registered na, you will submit a manifestation sa COMELEC that you will participate in an election. Kasi not because you are a party list, pwede ka naman hindi mag-participate. Ganting na-registered ka na as a party list, registered ka sa COMELEC, pwede namang hindi ka mag-participate sa election. So that's why if you want to participate in an election, you need to submit to the COMELEC a manifestation of intent to participate in an election, okay, in a party list system. So pagkatapos yan, doon may schedule na ang COMELEC na mag-submit ng mga CONA, Certificate of Nomination. Yung ginagawa, I think, noong October 1 to 8 yata yun, last few months ago. So, mag-submit ang isang mga party list, sabay yata yun sa mga senador, ng mag-submit ng tinatawag na Certificate of Nomination. After ng Certificate of Nomination, nakalagay din doon ang acceptance. So, Certificate of Nomination, nakalagay doon ang pangalan ng lahat ng mga nominees. Lahat ng mga nominees, at least 5, minsan umabot nga ng 10 ang mga nominees. Pagkatapos niyan, pag may nominees na, yung mga nominees kailangan mag-submit ng Affidavit of Acceptance. Not because you are nominated, approved na yan. Kailangan may consent ka, may consent ang isang nominee na pumapayag siya na maging nominee ng isang party list. Kaya Mark, ano yung qualifications ng isang party list nominee per se? Okay, number one qualification ng isang party list nominee must be a natural-born Filipino citizen, natural-born, registered voter, resident of the Philippines for at least 1 year. Number four, able to read and write. Yung age niya, at least 25 years of age. But of course, with respect to the youth, 25 to 30 years old lang. So kung if you are 40 years old, if you represent the youth, hindi ka na pwede kasi very clear ang batas. Pag youth sector, 25 to 30 years old lang ang pwedeng mag-represent sa isang youth sector on the day of the filing of your Certificate of Nomination and Acceptance. And of course, you must be a Filipino citizen. Mga ganun lang, normal situation. And you must be a bona fide member of the party list at least 90 days before the day of the election. So, bakit may mga maraming nominees, Kuya Mark? Pansin ko doon sa coverage, taglilima ang nominees. Lahat ba sila makakaupo? Ay, hindi lahat. Ang makakaupo kasi na sa nomination kasi MJ, maximum na yung 3. So, depende sa boto na kukuha. Of course, kung ang boto makukuha, for example, nakuha lang yung minimum, first seat. Kung sumobra naman, 2 seat. Kung sobrang sobra, at least 3 seat. So, yun ang usual
na mga party list. So, depende kung ilang boto ang nakuha nila sa party list. But this is a voter's education. Don't forget na no, ang mga party list kasi, nasa likod yan ang balota. Nasa likod. It means, yung first page ng balota, nandun yung sino yung iboto mong presidente, vice-presidente, senador, governor, vice-governor, board member, congressman, mayor, vice-mayor, and konsyal. Nandun yung sa first page. Sa last page, doon ang party list. Don't forget, sa first page, marami kang iboboto. Isang presidente, isang vice-presidente, 12 senador, isang congressman, isang governor, isang vice-governor, I think 5 board member, 7 or 8 yata na konsyal. So, ang dami mo iboboto sa first page. But ang last page, isa lang ang iboboto mo. Ang dami doon, example, 171 party list, isa lang ang iboto mo na party list. That's why, minsan, yung mga botante natin, hindi nakaboto ng party list. Mas maganda sana na unahin iboto yung sa likod. Unahin iboto sa likod, yung mga party list, isa iboto. Para at least, hindi mo makaligtaan. Kasi minsan, yung mga botante natin, hindi nila binoboto ang party list kasi nakalimutan nila. Kuya Mark, sa nagdaang 2019 elections midterm, ilang boto ba ang kailangan dapat para makakuha ka ng 3 seats sa mababang kapulangan ng Kongreso? Sa based on my research, at 800 to 1 million 3 seats na yan. 800,000 to 1 million 3 seats. But yung isang party list diyan sumobra. Pero kahit sumobra siya, because of the law naglimit lang ng 3 seat. So 3 lang talaga ang naging representative nila. Parang ngayong 18 Congress, dalawa yata ng mga organisasyon ang may tigtatatlong kinatawan sa Kongreso. Yes, yes. Nasobrahan. I think yung boto nila umabot ng 1 million mahigit. So that's why 3 yung naging seat nila sa Congress. Ang term of office ng isang party list representative, Kuya Mark, paano yun? Same lang. 3 years. 3 years and should not exceed more than 3 consecutive terms. So parang ordinary congressman, parang district congressman, parang ganun lang din. Di ba hindi naman ang tao ang binoboto sa party list? Yun namang party list organization? Yes. So, oh yes, ang binoboto dyan, yung organizations. That's why huwag niyong i-focus nyo talaga yung pangalan ng party list, hindi yung pangalan ng isang nominee. Kasi ang iboboto natin, yung pangalan ng isang party list. But of course, yung party list, 3 years lang yan dapat tatakbo, and not more than 3 terms, but not more than 3 consecutive terms. Kuya Mark, paano naman ang disqualification ng isang party list organization? Paano ba ang proseso nito? Kasi may mga disqualification ng mga tinatawag na party list. For example, if that party list represent religious sector, so ma-disqualified yan. If that party list gets support from a foreign organization or foreign individual, or that party list advocates violence, that party list may gumagawa ng untruthful statement sa kanilang mga dokumento sa COMELEC, untruthful statement, or they cease to exist for 1 year. For example, wala sila, hindi na exist, na disorganized na for more than 1 year, hindi na sila pwede mag-participate in a party list election. Malinaw. Pero kayo Mark, sa pagpili ng nominees, dapat ba talaga na marginalized, mahirap ang mga congressman na uupo sa party list, or hindi naman hindi naman kailangan mahirap, but as long as may sector, underprivileged and marginalized sector, which mahirap yan kasi ang definition kasi dyan very broad. So there is no, hindi kailangan na mahirap, hindi kailangan na sobrang wala talagang boses. Kahit isang organization, for example, lahat ng mga media man, lahat ng mga drivers, transport sector, yes, pwede yan. Lahat ng mga laborers, organization, youth organization, athlete organization, pwede rin yan maging underprivileged or marginalized. But because of the broad definition ng batas about sa party list ng Supreme Court, nasama na doon yung national political parties, nasama na doon yung regional political parties. Okay, malinaw. Kuya Mark, pag ang isang congressman o isang party list representative ay nag-change ng party list si congressman, ng membership ng isang party, ano epekto nun, Kuya Mark? Matanggal siya. Oh? For example, matanggal siya kasi you are a nominee of a party list. It means you should be loyal to that party list kasi you should be a member of that party list. Di ba? One of the requirement
to be a nominee of a party list, you must be a bona fide member of a party list. It means, kung hindi ka bona fide member kasi nawala ka na, naglipat ka, lumipat ka sa ibang party list, lumipat ka sa ibang organization, isang party list, so hindi ka na, then, bawal pala yan maging member ka doon, na dalawang membership, yan, matanggal ka as a party list congressman. Ang COMELEC po ba o ang organization mismo ang magtatanggal? Of course, COMELEC. But of course, pag nandiyan ka na sa Congress, House of Representative Electoral Tribunal, yun ang may jurisdiction sa'yo. Kuya Mark, basic question. Ano ang karapatan ng mga party list congressman? Kung ano yung benefits ng isang district congressman, yun din ang benefits ng isang party list congressman. Patas lang. It means, ang sweldo, the same. Yung mga privileges, the same. Powers, function, the same. As a general rule. But of course, depende na doon sa politika, doon sa House of Representatives. Yung si politika sa House of Representatives, kung malapit ka sa presidente, malapit ka sa Speaker of the House, of course, bibigyan ka ng mga juicy or yung mga tinatawag na powerful committees. Pag bibigyan ka ng mga powerful committees, of course, minsan, mas powerful ka. Isang party's congressman, minsan, mas may maganda yung function mo, yung power mo, yung role mo sa Congress compared to a district congressman. It means kung everything is equal, everything, lahat ng congressman equal, walang mga committee-committee, same lang yung party list congressman, same lang din yung district congressman. Lumamang lang yung mga ibang congressman dyan, yung mga bibigyan ng mga powerful or mga good functions committee sa House of Representatives. Eh, parang ano kaya, Mark, pag district representative ka, syempre, distrito, meron kang constituents. At ang uunahin mo talaga is yung constituents mo, which are considered all parochial concerns. Pero pag sinabi mong party list congressman, para kang little senator, Kuya Mark, kasi marami kang sektor na kinakatawan. For example, party list ng mga magsasaka, eh nationwide yung mga magsasaka. So yun yung constituents mo, nationwide din. Parang ganun, parang you're a baby little senator. But of course, yung senator, you need at least 16 million votes to win for senator. So buong Pilipinas yan, you're elected at large. And hindi lang elected at large, binoboto ka directly under your name. And in a party list, binoboto ka under the name of a party list. And yung boto na kailangan mo, dati, last election, ang first nominee, basta makakuha ka lang ng 240 o 230,000 votes, may first seat ka na. May isang seat ka na as congressman. 230,000, 240,000 votes. And basta dito, safe ka na if you have 300,000 votes. But under the law, kung gusto ka talagang sigurado may seat ka, at least 2% ng lahat ng bumoboto ng parties, at least mayroon ka. Grabe ko yan. Kuya Mark, no? Matindi pala itong labanan sa party list. Isa dami-dami, Kuya Mark, ng mga party list organizations na naghahain ka nalang intent to run for a congressional seat sa susunod na halalan. Talagang mahirap ka mamili. Mahirap tayo din. Hindi lang yun, MJ. Very ang formula ng seat ng House of Representatives, very technical, very mathematics. Bakit? After the election, yung COMELEC, i-rank nila yung mga party list. Kung sino yung number 1 hanggang 171. I-rank nila yung lahat ng mga party list. 1 to 171. Tapos, yung nakakuha ng 2% of all the votes cast ng party list, siguradong may seat. Nakakuha ng 2%. It means kung nakakuha ako ang boto ng parties na sa isang ilang million yan, for example, 30 million, so 2% of 30 million. So, kung makakuha ka ng 2% of 30 million, may sigurado ka ng seat. So, yun ang first. Pagkatapos, yung anong seat ano yung mga parties na nakakuha ng 2%, ibawas yun kasi ang reserve seat ng isang party is 20% lang or approximately 61 congressmen. So 61 congressmen lang ang party list. For example, 10 lang ang nakakuha ng 2%. So 61 minus 10, so may 51 pa. Di ba? Tama. So yung 51, i-divide yon sa lahat ng mga party list based on the ranks. Naku, parang kaya pala noong 2019 na may mga party list na kahit 130 something plus thousand votes eh nakakuha. Pasok pa rin. Kasi nasama siya sa rank. So it means,
Kung gusto kang sigurado ka na maging congressman ang isang party list mo, at least mayroon kang 2%. Kung hindi mo nakuha yung 2%, but may bakante pang pwesto kasi 61 yung naka-reserve sa party list, based on rank, doon ang makapasok ang mga ibang party list. Kuya Mark, 65 million voters, 65 point something voters sa 2022. So ilan dapat ang captured votes mo dyan kung dapat may secured seat ka? Hindi naman 65 million ang bumoto ng party list. Normally, ang bumoto ng party list nasa mga 20 to 30 million lang. Mm. So nasa mga 40% lang of the votes cast, for example. Kung ilan yung bumoto ng presidente, normally, for example, ang bumoto ng presidente 50 million. Normally, ang party list nasa 20 million lang. So 20 million votes lang sa lahat ng parties bumoto. Sa 20 million, 2% mayroon ganun dapat. So it means, ilan yung 20 million? So approximately, kung 10% of 20 million is 2 million. So it means meron kang, sabihin natin, mga 300,000. Safe na yon, safe zone safe na yon. Oh, kaya pala. Pero Kuya Mark, ba't may mga party list organizations na nakapasok, left-leaning organizations? For example, yung Makabayan Block, nataga ng pamahalaan ng mga kalaban ng gobyerno. Paano yun, Kuya Mark? Paano kaya nakakalusot yung mga ganun? That's why kailangan may mag-file ng disqualification. On the ground that they, for example, ang purpose nila is they advocate violence. Parang ganun. So pwedeng ipa-disqualify yan. But hindi automatic. May due process din yan. So may due process, it means kung may magreklamo na tanggalin sila sa party system, kahit na-registered na sila, tanggalin sila, bibigyan sila ng pagkakataon na sagutin na hindi naman sila violente na organizations. Parang ganun. So kung ma-prove yun sa COMELEC na they parang ina-advertise nila or they suggest violence, so matanggal sila as in the party system. Alright. Kuya Mark, sa ating second half ay pag-uusapan naman natin itong tanong na ating mga kabumayan na ang ilan sa kanila ay mga negative questions na dapat nating mabigyang linaw kasi talaga may malaking dulot na tulong ang party list system, lalo po doon sa mga sektor na talagang nangangailangan ng batas na magdudulot ng kaginhawaan sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. So Kuya Mark, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. May programa sa kabataan, kalusugan ang kabuhayan, maglilipon ng kaos, servisyo'y di kapos, pangangarin ay malinis, asenso party list, ibalik sa Congress, asenso party list. Asenso party list ng masa, may malasakit, mapakalinga sa kapwa, taglay ang katangian ng isang lingkod bayan, aming hangad kayo'y mapaglimpuran. Asenso party list, ibalik natin sa Congress, mabilis magsibisyo, kakampi sa pag-asenso, matrograma sa kabataan, kalusugan ang kabuhayan, mamilito ng kaos, servisyo'y di kabos, ang alarin ay malinis, asenso party list, ibalik sa Congress, asenso party list, asenso party list, ibalik sa Congress. Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Nag-aarap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakailang. Piliin kung saan naroroon ang totoo.
Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan, at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita. SMNR, totoong boses ng bayan. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila, kapartner mo sa balita at serbisyo. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Ikalawang bahagi po ng ating programa, kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark. Good morning, MJ. Good morning sa ating mga followers natin sa Pinoy Legal Minds, lalo na dito po sa SMNI DZR 1026, Sunshine Radio. Ayos. Kuya Mark, may pasadang tanong. Pwede bang maging nominee ang isang nakakulong? Pwede ba yon? Kasi parang may senador, di ba, na tumakbo, nakakulong. Paano to, pwede, congressman? Basta hindi pa convicted by final judgment. Gagana din ba dito, kaya Mark, yung mga kaso na may kinalaman sa moral turpitude? Hindi ka na makakatakbong party list. Kahit na ang kaso involving moral turpitude, as long as hindi pa final and executory, because nandun po sa ating batas yung tinatawag na presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Kung may mga kaso pa lang, pending pa naman yan, wala pa namang final judgment, kahit yung kaso involves moral turpitude, basta hindi pa final conviction, pwede pa maging nominee. Kuya Mark, may tanong rin dito mula kay Fina Dolor. Mahalaga ba talaga ang party list? Kailangan ba talaga natin yan, Kuya Mark? Yun yung number one na tanong niya. That's part of our democratic system. Bakit? Number one, yung kailangan natin ang party list on the ground na minsan yung mga congressman natin, they will just focus to the interest of their localities. Kasi yung mga congressman focus lang sa kanilang localities. Okay? So it means kung anong interest na, for example, interest ng the province of Lanao del Norte, yung isang congressman ng Lanao del Norte, focus lang siya sa interest ng Lanao del Norte. Yung congressman ng Cagayan de Oro will only focus to the interest of Cagayan de Oro. Congressman of, for example, in Cebu will just focus to the interest of Cebu. Local kasi yung mentality ng isang congressman. Okay, dito naman tayo sa senador. May senador naman. Ang senador naman, sobrang broad. National policy. Ano yung interest, ano yung foreign policy natin in relation to China? In relation, parang ganun. So may mga treaty approval, confirmation. So national scope ang isang senador. Paano naman yung interest ng mga marginalized? Paano naman yung interest ng labor? Interest ng, for example, youth? Interest ng mga PWD? Interest ng mga OFW? Interest ng mga athlete? Interest ng mga media? This is only for example. So paano bibigyan natin ng boses? Anyway, only 20%. 20% ng membership ng House of Representatives is more than enough for them na mabigyan ng boses, kasi House of Representative, from the word representative, house ng mga representative ng mga taong bayan. So, paano yan? For example, ang utak ng mga tao doon, local, lahat local. So, sino mag-protect ng isang labor sector? For example, labor sector. Hindi natin pwede iasa yan sa isang congressman na district congressman. Kasi ang district congressman will just focus sa kanilang constituents, lalo na every 3 years may eleksyon. Hindi natin pwede iasa yan sa isang senador, kasi ang senador, sobrang broad ang kanilang ang trabaho ng isang senador. Buong Pilipinas yan. Pwede mag-focus na sa budget, mag-focus nila sa national policy, mag-focus nila sa, for example, any other laws that is national in scope. So paano naman yung interest ng isang mga marginal sector? Yun ang purpose ng party list. Kuya Mark, lagyan natin ng analogy. Sa isang gubat, Kuya Mark, ang buong gubat, tinututukan niya ng mga senador. Yung mga district representative naman,
tinututukan nila yung mga puno. Oh, eh, ano naman sa gubat, anong tinututukan ng isang party list congressman? So hindi siya puno, kasi ang puno, specific yan eh. Yung senador, buong gubat yan. Yan. Yung mga nandun sa gubat, for example, mga animals. Oh. Mga leon. Mga mga ibon, langgam. Oh. Mga ibon. Oh. Oh, 'yun mga tinutukan ng isang party list. Oh. Handpick din kasi. Handpick din. Okay. Kuya Mark, may tanong dito. Let's see ha, yung ibon. Oh. Yung ibon ha, oh, yung sige. Ibon gumagalaw yung ibon. Oh. Hindi naman sa isang puno lang yung nakatira eh. Oh. Oh, so hindi siya local kasi hindi siya sa isang puno lang nakatira yung ibon. Hmm. Pwedeng ngayon dito sa isang puno, bukas kabilang puno. Next time, isang puno. That's why specific sila. So that's the purpose of the party list. Oh, ayos ang pagkapaliwanag, ha? Malinaw, ha? Relatable, Kuya Mark. In fairness, ha? Kuya Mark, sinasabi ho ng ating mga kababayan na flawed, may problema, may depekto itong party list system ng bansa. Sa batay po sa batas at sa inyo pong karanasan, talagang totoo po ba na may ganito, mga flaws sa party list system? Lahat ng batas ng Pilipinas, okay, sa buong mundo, there's no such thing as perfect law. Mm. Under the law on philosophy, law on human nature, kasi yung batas kasi, ginagawa lang yan ng tao. It means kasi ginagawa yan ng tao, there's no such thing as perfect law. There's no such thing as best law. There's only a good law. This is part of the good law, the party list. Bakit? Good law ito. Hindi ito perfect law na may mga problema din. Like for example, issue about yung mga NPA, yung mga komunista, parang ginamit nila ang party list, front nila ang party list. Example, ganun. So, yun ang kailangan pagtuunan ng pansin. In the very first place, under the law, pwedeng ma-disqualified sila if they're advocating violence. Second, if nakatanggap sila ng support from foreign government or foreign organization. Like for example, yung mga terrorist group ng Pilipinas. For example, may terrorista. And that terrorist group gumawa ng party list. Tapos yung party list na yan, gumawa ng support from other countries, lang terrorist country. Like for example, pwede ma-disqualify yan. Kasi very clear ang batas. Ang purpose ng party list is bibigyan ng boses ang mga marginalized sector, ang boses ng mga underprivileged sector, ang boses ng mga specialized sector of the society. Yun ang purpose ng party list. Hindi pwedeng gamitin yun to advocate violence. Hindi pwedeng gamitin yun to receive support from the foreign organization. Otherwise, it maepektuhan yung policy making natin kasi ang party list congressman is part of the House of Representatives. Don't forget, ang House of Representatives, part of the power of the House of Representatives is budgeting, appropriation. Part of the power of the House of Representatives is to make laws. And party list congressman is part of the House of Representatives. It means the congressman under party list may right din yan, may power din yan na gagawa ng batas. May power din yan to appropriate mga budget for any project ng ating government. Mm. So in fact, sabi ng batas, kung ano yung right ng isang ordinary district congressman, yun din ang right ng isang party list congressman. Kuya Mark, may mga tanong dito ng ating mga kababayan. Good morning nga pala kay Marlon Salinas, nanonood from Sydney, Australia. Si Norma Tabago Cosme, nanonood naman sa Malaysia. At si Shelo De Paula from Florida, USA. May tanong si Marlon. Tanong ko lang, Kuya Mark, alam naman natin na mga party list nakasalib ng NPA tulad ng Gabriela, Makabayan, Black, but daw di sila nadadakip or nakukulong. Pero alam na natin NPA sila. Paano raw? At yan din yung tanong ni Madam Lilian Paruhinog. Okay, kung sabihin mga NPA sila, so kailangan matanggal sila sa party list organization, sa party list system natin. But as what I've said, hindi automatic na patanggalin yan. May due process tayo. It means kung may evidence po tayo na yung mga sinasabi natin mga party list, member po ng NPA, part po ng mga komunista, example lang, and in conflict yan of our government because our government is a democratic and a republican country, kailangan may mag-file ng petition sa COMELEC to cancel their registration. Tapos, in that petition for the cancellation, to cancel their registration, kailangan naka-attach doon lahat ng evidence that they are advocating violence. Kailangan naka-attach doon that they receive support from the foreign government, foreign organization, to do
something that is inconsistent with democratic system or republican system ng ating bansa. So kailangan i-attach yun sa petition for cancellation. And in that case, bibigyan sila ng opportunity to respond. Yun part of due process. Bibigyan sila ng opportunity na sagutin yun. Kung hindi naman enough yung sagot nila, mabigat yung evidence na they are advocating violence, walang gagawin ang dapat ang COMELEC. Kung hindi, i-canceled ang kanilang registration. Alright, malino yan, Kuya Mark. Maraming salamat sa mga nagtanong. Si Lynn Gabilo Hordonez, nanonood from Narita City, Japan. Familiar ka ba dito kay Mark, Narita yes, City? Yes, yes, yes. Narita City, Japan. Good morning. Doon, ganda doon. Ayos. Good morning din daw. Nagbumabati ng magandang umaga si Erlinda Bayog Noe from Hong Kong. Maraming salamat sa inyong panonood. Kuya Mark, meron ako nabasang komento galing kay former congressman, attorney Michael Mastura, dating Maguindanao congressman. At sinabi niya, kasi siya yung Kuya Mark, main author ng Partyist Law 1995. Sinabi niya, kulang ng constituency building yung mga parties. Partyist, wala raw political education, hindi nasusundan after election ng political support for what they are fighting for. Totoo po ba ito, Kuya Mark? Based sometimes, sa batas. Ganun. Kasi minsan, yung party list natin, if you do research about party list, minsan, nakapasok na dito yung mga political dynasties. So, that's unfortunate na dapat ang purpose ng party list system is bibigyan ng pagkakataon yung mga underprivileged, yung marginal sector ng society, ng opportunity to be part of the House of Representatives. Unfortunately, may mga iba dyan na mga party list na nagagamit. Yung mga nominees, part pala ng mga political dynasties, kapatid ni governor, anak ni congressman, naging nominee naman dito. So it means nawala yung purpose ng party list. In fact, ang purpose ng party list is bibigyan ng opportunity yung mga underprivileged to be part of the House of Representatives. Bibigyan ng boses ang mga underprivileged, bibigyan ng boses ang mga marginal sector ng society. But sometimes nagagamit ito ng very strong political dynasty sa Pilipinas. Baka yan yung mga flaws kay Mark na dapat maano? Dapat kailangan ibaguhin yun. Kailangan i-review ito na yung tinatawag na bawal ang political dynasties. Dapat mag-start ang political dynasties na ipagbawal dito sa party system. Kasi dahan-dahan ang napasukan ng political dynasty ang party system natin. Tama yung sinasabi ni Congressman na nawala yung build-up ng mga... Ang purpose kasi ng isang party list, may organization ng mga labor. Pag may party list, itong sector na ito, tutulungan, may boses ito doon sa Congress. But unfortunately, nung nanalo, nawala ito. Ginamit lang ito para maging congressman ng isang tao. So I think we need this organization na i-maintain yung organization ito. But at least, ito yung organization, na example, labor sector. So ito yung constituent ng isang party list. So hindi totoo na ang party list walang constituent. May constituent ang party list, but specialized constituent. Sabi ko nga, yung gubat, yun ang congressman, ang puno ang yung gubat ang senador, ang puno ang congressman. But yung mga ibon, yung mga hayop doon sa gubat, yun ang party list. It means kailangan i-maintain natin yung mga sector na yan para at least totoo na they have a constituents doon po sa House of Representatives. So, si Mel Mero, may tanong. Sa Taiwan, wala namang party list. Ba't maganda raw yung pamalakad doon? Kailangan ba daw talaga natin ng party list, Kuya Mark? Actually, iba ang system ng Taiwan. Iba naman ang system ng Pilipinas. We cannot compare that because in a political system, in a political science, iba kasi ang may tinatawag sa tayong political culture. Iba ang kultura doon sa China. Iba ang kultura doon sa Taiwan. Iba ang kultura dito sa Pilipinas. I think kung gusto natin baguhin yung ating bansa, number one, baguhin natin yung political culture natin. After the political culture is the political system. Kahit anong ganda ng political system natin, may party list man o wala, kung yung political culture natin, yung pag-iisip ng isang Pilipino, nandyan pa rin yan, hindi pro-development, hindi pro-change, kundi yung dati pa rin na may mga traditional politics, wala talaga tayong asang pagbabago. It means don't say that it's the system that will change the Philippines. No. The first thing that to change the Philippines is our political culture. First thing na magbago sa Philippines, nag-start po yan sa ating sarili. Yun ang political culture na dapat nating baguhin.
Mukhang malabo yan kayo, Mark, ha? Sa ating panahon ngayon. Yung, dahan-dahan, mabago din yan. Gradual. Through political education. Voter education din, di ba? Yeah, voters education, political education, ano yung role ng isang botante, anong sino mga dapat nating iboto, anong mga qualifications ng mga kandidato na dapat nating piliin, yun doon mag-start. Yung tinatawag na voters education, yun doon mag-start ang tinatawag na pagbago ng ating political culture. Maging matured yung democratic system ng Pilipinas. My goodness, 7:17 ng umaga, may comment dito si Salve Magno. Diyos mio! Oy, nako, parang si ano si Madam, dismayado. Obvious naman na may mga communist NPA party list, daming terroristic evidence. Bakit andyan pa sila? Pinagkakakitaan nila House and Senate. Kahit di lawyer, kahit squatter, Kuya Mark, naiintindan daw yan. Tama. Tama naman talaga, but because we have a due process of law, kailangan yung nagreklamo dyan, yung gustong tanggalin yung mga allegedly mga komunista na mga party list, kailangan konting push. Mag-file sila ng kaso doon sa COMELEC na matanggal yan. Pagkatapos dyan, i-pressure natin ng COMELEC na desisyonan bago ang eleksyon para mawala yung mga terorista na mga party list. Eto pa Kuya Mark, mayroong mga party list daw, di naman daw kasi meron talaga, nagpapaunahan Kuya Mark sa pangalan. Merong one, tapos may one sa unahan, first letter, A, ganon. Kuya Mark, ba't rin nangyayari yun? Hindi na totoo yan ngayon. Because party list natin ngayon, hindi na alphabetical o hindi na may number. May balot, raffle na i-raffle. So in fact, ngayon December 9, if you see the news, December 9, mag-raffle ang mga party list. Kung sinong mauna sa hubutan, siya yung number 1 sa balota, number 2 sa balota. So hindi alphabetical ang balota sa party list. That's why mas maganda if you want to vote a party list, you need to remember yung number ng isang party list. So example, number 16, number 17. So hanapin mo number 17 o yun ang party list na iboto mo. So don't forget na mas maganda, this is my humble opinion and to all our followers, na bago kayo bumoto ng presidente, vice-presidente, congressman ninyo, baliktarin nyo muna ang balota, unahin nyo muna ang party list. Kasi sa likod kasi, there are approximately 170 party list. Isa lang ang iboto natin doon. So mas maganda, unahin natin yung party list bago natin iboto yung regular na mga posisyon sa ating governments. Dati pala Kuya Mark, alphabetical, kaya pala may mga tatlong A, tatlong ganun, one, ganon. Dami mga, lahat A, limang A. Oh. May limang A nga eh. O, apat na A. Grabe. A. Grabe. Mayroon ding 1-1-1-1 party list. Oh? Dati? Oh, may ganun. 1-1 party list, A party list. Naku, my goodness. Grabe naman. Oh, pero kayo, hindi na yan applicable because hubutan na ngayon eh. So, wala na yan. Kuya Mark, pag natalo ba ang party list organization sa election, next election, hindi na siya makakatakbo? Two consecutive. Kung matalo ngayon, may isa pa, pwede. Kung dalawa lang talo, delisted na siya. So, kailan siya magpa-registered ulit? Halimbawa, na tumakbo 2016 elections, nanalo. 2019 elections, hindi siya tumakbo. Tapos 2022 elections, talo. DQ na yun, wala na yun. DQ na yun, kasi dalawa na eh. Di ba sabi mo consecutive, di ba dapat magkasunod? Hindi tumakbo ng malawa, hindi pa, pwede pa siya. Kasi nga hindi siya tumakbo sa gitna. Yes. Pero pag sunod-sunod ang talo mo, wala, yari. Yari ka na. Pa rin, no? Kuya Mark, sa kung nag-represent ka ba ng isang sektor sa Kamara, di ba pwedeng magkapareha ng sektor of party? Halimbawa, labor sector. Tapos may tumakbo rin at nanalo ang labor sector. Dapat ba yung isa matanggal, mag-change ng sectoral representation? There is no exclusivity with respect to the sector. So kung sector mo labor, dalawa kayo nanalong congressman na labor, di labor kayo dalawa. But iba-ibang, may kasi organization din eh. So yung labor na yan, member na isang organization, isang labor na ito, member na isang organization, so wala problema dun. The more the merrier. The more the merrier. So hindi ibig sabihin na labor, isa lang labor iboto, tapos yung iba naman, hindi. Kahit limang labor, walang problema yan. But don't forget, in a party system, isa lang dapat iboto natin. Kung dalawang iboto natin sa balota, dalawang party list, yung dalawa, hindi yan ma-count as votes. Grabe Kuya Mark, no? Sa 18 Congress, pansin ko lang,
dati raw, noong mga unang panahon, yung mga party-less congressman, hindi nabibigyan ng committee chairmanship. Tapos, hindi rin sila nabibigyan ng posisyon. For example, deputy speaker, makapangyarihan ng posisyon yan sa mababang pulungan. How much more kung chairman ka? Pero ngayon, Kuya Mark, ang trend eh, kapantay na ng district representative, yung mga party-less representative, kasi nga, meron silang chairmanship, meron ding deputy speaker, may mahalagang role sila sa bulwagan ng mababang kapulungan. Hindi lang kamatay, hindi lang kapantay, kundi in fact, more than. Yung mga powerful committees ngayon, yung chairman isang partidist. Halimbawa, Labor Committee, si Congressman Eric Pineda, one pack man yun. Malaki yung Labor Committee ha, kasi syempre, lahat ng usapin sa Labor, partilist, sa clown niya. Partilist congressman. Oh, partilist. Oh. So, for example, yung sa appropriation, isang partilist congressman din. Apro. May... chairman pa ng apro. Appropriation, partilist congressman. Deputy speaker, partilist congressman. Hindi na lalayo na next time, maybe, the speaker of the House of Representatives is coming from a partilist sector. O, baka magkagulo ha, kasi alam mo naman, siyempre ako, district ako ha, dapat mas mataas ako sa'yo. Ako, party list ka lang, ako meron akong representation. Hindi, mas kung tingnan mo, district ka lang. Oh. So, wala, hindi pwedeng sabihin district ka lang or party list ka lang. Equal kay lahat, kasi district, iba yung focus mo local. Di ba sabi ko, puno yung focus mo. Kami, ang party list, ang focus naman ng party list, yung mga ibon nandun sa puno. So, iba-iba yung focus dyan. Hindi ibig sabihin na mas malamang ang isang district congressman kaysa isang partilist congressman. Basta lahat ng kanilang ano Kuya Mark, roles, privileges, same lahat yun. Naman, that's why kung pwede ang isang partilist congressman maging chairman ng isang committee, isang powerful committee, possible na isang partilist congressman maging speaker of the House of Representatives. Kuya Mark, ano ba advantages? May tanong dito si itong ating isang texter. Di ko mabasa yung pangalan niya. Medyo incheck-incheck eh. Ano raw epekto? Pag tatlo ang, for example, may isang party list, tatlo ang representation, tatlong congressman, isang party list. Anong epekto nun? Mas powerful yung party list na yan. Kasi tatlo yung boses niya eh. You don't forget that in a party list system, yung House of Representatives, they decide based on numbers. It means yung party list mo, tatlo yung congressman ninyo sa party list na yan. So, you decide based on number. So, mas powerful yung party list ninyo kasi tatlo kayo eh. Ayos. Kasi yung ginagawa ng ibang mga congressman, nakipag-alliance. May mga, may Mindanao Block, may Visayas Block, may party list block, may mga ganon. Nag-alliance sila para at least yung mga interest nila maprotektahan. Kasi in a House of Representatives, they decide based on numbers. Numbers game. Yes. Majority wins. Yes, majority wins. So, that's why, mas malamang talaga kung dalawa kayo o tatlo kayong congressman sa isang party list. And mas more kung yung party list na yan nakipag-alliance sa mga malaking sector. For example, political party alliance. Like for example, Lakas Alliance, Mindanao Black Alliance, Visayas Black Alliance. Mga ganon na mga sistema sa House of Representatives. Pero dati na Kuya Mark, not allowed ang isang congressman ng party list. Not three terms, hindi siya one term lang. Three terms siya, but dati, nung kultura before, ang isang party's congressman, bawal, wala silang chairmanship na isang committee. Before. But ngayon, nabago na yung kultura na yan. Naging chairman na sila. Most, in fact, naging powerful na yung mga party's congressman. Kasi para silang little senators nga sa mababang kapulungan. Yes, little senators. Kaya Mark, paano natin ipababatid sa ating mga kaubayan na closed na yung kanilang kaisipan, yung kanilang judgment na pag sinabi mong party list, wala yan. Wala namang ginagawa. Nagpapayaman lang yan. Wala namang epekto yung kanilang trabaho. Hindi. Kailangan na pag-isipan natin na yung isang party list, sayang yung boto natin kung hindi tayo bumoto ng party list. Sayang yun. Kasi sa likod, isa yung boto nyo, iblankuhan nyo, sayang din yun. So, at least, pumili kayo ng isang party list congressman. Pumili kayo ng isang party list organization. Isa lang dapat piliin ninyo. And mas maganda, yung isang party list na yan, kilala nyo, alam nyo yung mga nominee kung sino ba yan, magaling ba yan, nakatulong ba yan, may maibigay ba yan na tulong sa ating government kung maging congressman yan sa isang party list. So, before you vote a party list, at least alamin nyo kung sino yung mga nominees. And second, at least kilala nyo yung mga nominees, makausap ninyo, nagbibigay ng support sa inyo, nagbibigay ng tulong sa inyo, alam niya may experience sa politika,
ma-experience sa legislation, yun ang pag-isipan ninyo if you vote. Sayang naman kung hindi niyo iboboto ang mga party list. And second, yung mga party list kasi may role yan. Iba ang role nila sa isang district congressman. So, kung may district congressman, sabi ko nga, ang district congressman just focus to the interest ng kanilang district. Yung party list congressman will focus to the interest ng kanilang sector. Iba yun. So, sayang naman kung nandyan naman sa batas yan na 20% ng House of Representatives coming from party list, dapat magpimili tayo ng isang party list. Para hindi masayang ang boto. May nabasa akong survey na karamihan yata sa mga botante na bumuboto sa party list. Karamihan po, Kuya Marka, ay Metro Manila. Yung ibang mga lugar, wala. Kiber, wala silang pake. Kasi wala pake kasi kulang sila ng voters education. That's why dapat yung ginagawa natin ngayon, nag-voters education tayo, ano yung party list, ano yung advocacy ng isang party list, bakit dapat natin iboto ang isang party list, mga ganoon na mga sistema. And in fact, malaking tulong yan. For example, isang party list just vote. Hindi naman kailangan buong Pilipinas umiikot ang isang party list nominee. Mag-focus lang siya sa isang mga probinsya o isang mga district. For example, maging congressman si isang party list, then yung focus niya na locality is apat. So maging possible yung apat na district na yan, pwede siya maging congressman sa apat na district na yan. Tutulungan niya yung apat na district. So in partnership ng mga district congressman. So possible dalawa na maging congressman. For example, district 1 o Pasay. District 1 o Pasay. So may congressman kayo diyan sa district 1 o sa Pasay City. So kung may isang party list congressman na tumulong doon sa Pasay, di, technically parang dalawa nang naging congressman yun doon. Okay, si Ja Ling, may tanong, advantage ba pag ang congressman abogado? Malaki advantage. Number one advantage ng isang abogado, alam niya ang batas. Alam niya yung pasikot-sikot ng batas. Alam niya paano baguhin ang batas, paano niya i-defend yung mga batas. Kasi the role of the congressman, number one function ng isang congressman is to make laws. So mas maganda, bago ka gumawa ng batas, at least alam mo ang batas. Paano ka gumawa kung hindi ka marunong gumawa ng batas? That's why may mga congressman dyan, unfortunately, may mga congressman dyan sa atin, member ng silent committee. May say silent committee, alam mo na silent committee, nakaupo lang, pagkatapos, yes or no lang, uwi na. Sayang yung sweldo natin sa kanila, sayang yung pagkakataon. Mas maganda yung tao na marunong sa batas, very, very articulate, and hindi lang, may pagmamahal sa bansa. So, of course, hindi naman kailangan talaga na matalino, hindi naman kailangan abogado. But, may plus yan kung matalino, may plus yan kung abogado yung isang congressman ninyo. Yung kilala kong nominee ng Aasenso Party List, abogado yun eh. Ah, nakakita mo. Kuya Mark, ano ba ang moral lesson natin sa ating paksa sa araw na ito? Yung tinatawag na the principle of sovereignty. Sabi po ng ating Constitution, MJ, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, yung isang congressman, ma-district congressman ka man, ma-party list congressman, they are just representative of the people. Under the principle of public office is public trust. It means, kung ipagkatiwala natin yung boses natin sa isang congressman, sa isang party list, dapat alam natin na yung gusto natin, yung mga interest natin, ipaglaban nila doon po sa House of Representatives. For example, if you are a labor, if you are a employee, you're an employer, you're a businessman, makita mo na yung interest mo mapag-ipaglaban ng isang congressman doon po sa House of Representatives. And mas maganda, yung congressman na yan, hindi dahil anak siya ni Pedro, anak siya ni Maria, hindi ganun. Kailangan yung congressman na yan may kakayahan na maging congressman, may kakayahan na gumawa ng batas, hindi lang member ng isang silent committee doon po sa House of Representatives. Alright, Kuya Mark, saan po namin kayo mapapanood? Saan nila kayo makakontakt for free legal advice? For free legal advice, please call me, mobile number natin sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0968-881-1912. 0968-881-1912. And sa landline po natin sa 8565-1653. And please, follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog.
Ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ah, maraming salamat po sa ating mga kababayan na nanood at sumubaybay sa ating programa. Palatuntunan, Kuya Mark. Maganda yung ating kwentuhan. Ha? Nagbibigay tayo ng kaliwanagan sa ating mga kababayan. At, yes. Lalo na yung analogy. Yung correct. Gubat, yung puno, at saka yung ibon. Ayos. Maganda yun. Maraming salamat kayo Mark at sa management po ng DZAR 1026 Sunshine Radio, sa aming pong mahal na chairman Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po sir sa tiwala sa programang Pinoy Legal Minds sa magbigay po ng kaliwanagan, voter education din sa ating mga kababayan ngayon nalalapit na ang halalan. Ako ho si MJ Mondihar, next week same time alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, same station DZAR 1026 Sunshine Radio, at same program dito pa rin sa Pinoy Legal Minds. Inyong napakinggan ang programang Pinoy Legal Minds. Nawa kayo'y aming nagabayan sa mga payong legal mula kay Kuya Mark Tolentino hanggang sa susunod na Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio, DZAR 1026 Facebook page at YouTube channel. Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Nag-arap man ang mga huwad na balita.